ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Ito pa ang isang unseen danger sa ating kalusugan, ang radiation. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang radiation? Saan nga ba yan, sa cellphone, sa panonood ng TV, at sa pagharap ng computer. Not knowing na nasasagap natin ang mga radiation ito na nakakasama rin sa ating katawan. Did you guys know that radiation can cause brain damage, paglabo ng pagtingin, pagkabingi at cancer? Labo ng paningin, pagkabingi at cancer. Naku, alam niyo po, yung mga bagay na ganyan, maliliit lamang kung titingnan natin, pero malalaki pala yung implikasyon sa ating health. Ano? Kasi, kaya naman, ito yung maganda. May mga invention na pwede na po makatulong para makaiwas sa... At syempre, ito naman po para makaiwas sa radiation, gaya ng mga energy stickers at energy mats na ito. Ito pala yung mats, oh. Ay. Hindi lang pala siya, ano... Ano yun, basta-bastang placemat. Kaya nga, akala ko placemat kanina eh. At meron pa dyan, ako, eto na, medyo fashionista ha, energy crystal pendant na isusuot mo lamang. Eto yung mga, di ba, parang naririnig natin nowadays na pag sinuot mo daw, makakapagbigay umano ng iba yung lakas sa katawan at nakakapagpatatag ng ating immune system. Ayan. Tama ba ako doon? Akala ko kung gusto mong gayumahin yung isang lalaki gagawin. Oo, nag-iba na yung ano, panahon na yan. Oh, yan. Alright. Para so, mami, abangan niyo po lahat yan. Marami mga ibang gadgets dito na pwedeng gamitin para mawala yung mga ibang nakaka-harmful. Hindi na kailangan magdasal, no? Hindi. Okay. And Atom, speaking of cellphone, okay, addict mo na yan sa mga cellphone, mga ito, computers. I'm sure, di ba? Mga Pinoy talaga, di ba? May survey na talagang cellphone users po ang mga Pilipinas. Number one pa rin, text capital of the world. Kaya, paalala po, hinay-hinay po tayo dyan dahil may radiation na inilalabas po yan o ini-emit itong mga cellphones at mga consumers at computers po. Computers. Alam niyo, pinag-uusapan nga ang radiation kasi uso ngayon yung mga cellphones, at alam naman natin na ang mga cellphones ay isang device na gumagamit ng electromagnetic waves. Kaya meron po itong radiation, at according to some people ay meron po itong negative effects sa ating kalusugan. Alamin po natin mula sa isa sa mga eksperto dito sa ganitong klaseng field. Tawagin po natin si Sir Ian Manguera. Siya po ay galing sa We Win Zone. Umagang kay Ganda. Umagang kay Ganda. Okay, sir. Paliwanag mo muna sa amin sa opinion mo kung ano ba ang radiation at ano ba yung epekto nito sa ating kalusugan. Ang radiation ay hindi na maiwasan ng tao sa ngayon, Atom. No? Ang kagandaan kasi nito, lahat tayo ay... nakaka-effect na ng radiation sa ngayon dahil hindi na tayo makaka-use nito. Ang kagandahan nito, meron kaming mga certain products na kung saan ay para maiwasan natin yung radiation. Kagaya ng sa cellphone, meron tayong anti-radiation ng cellphone. Meron din tayo para naman sa mga laptop, which is ang tinatawag natin yung Scalar Energy Mat. Okay. At, ito yung anti-radiation sa cellphone. Okay, opo, opo. Okay, ito naman yung sa... sa laptop. Laptop, okay. Okay, kung ako nanonood ako sa TV, isipin ko, sticker lang ito, sir, eh. O paano mo ipapaliwanag? Ang kagandahan niyan, sir, ato, meron tayong ion tester na kung saan ay maitetest natin yung sticker natin. Sige, sir, tingnan po muna natin ito. Okay, ito na po yung ating ion tester. Okay. So, anong mangyayari? Re-reset ko lang. Reset, okay. Then, makikita natin yung negative ion level nito na kung saan ay makapagpapa-help sa atin na sa ganun ay magprotektahan tayo sa radiation na na-encounter natin habang gamit natin ng cellphone. Para nakakatulong yung negative ion sa pag-reduce ng radiation? Ang good thing nito kasi ay nababawasan niya yung absorption ng radiation na naiaanin natin because of the negative ion na na-absorb din natin through our products. Okay, tapos... Sir, itong number na to, 1545, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po niyan, that's the negative ion level content nung scalar energy sticker na maididikit natin sa cellphone natin na kung saan ay ma-absorb nyo rin every time na using your own cellphone. Okay, tapos bukod po dito sa mga mats, meron pa tayong... Meron pa tayong scalar energy product, pendant. Okay. Okay, ito naman ay pwede nilang i-wear kahit saan. Na kung saan ay para na sa ganun, maprotektahan sila sa electromagnetic frequency radiation. Okay. Paano naman siya nag-work? Para mukha lang siyang glass pendant. Ang kagandahan din yan, meron din siyang embedded na kung saan ang negative ion.
na kung saan ay umaabot siya to 2,500 negative ion level content. Oh, okay. So ito ay kapag nanonood ka ng TV or nanonood ka ng TV, especially you're already in the ABS-CBN at meron tayong tower dito, lahat tayo nakaka-absorb ng radiation. Okay, at may isang question lang para sa akin na ilang beses dapat palitan ng mga ito tulad ng sticker sa phone? Ang kagandahan dito sa Scalar Energy pendant namin ay wala siyang, hindi siya na-expire. Hindi po siya na-expire, no? At the same time, dito din sa mat, at the same time din po sa sticker. Wala din po siyang expiration. Hindi pala parang gatas to. Okay. Maraming salamat, Sir Ian. At para sa mga nanonood, mag-research po tayo para malaman natin kung para sa atin itong mga products na ito at kung talagang makaka-reduce siya sa radiation. Radiation na nakaka-apekta sa atin. Maraming salamat, Kuya Ian. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be have you been told that cell phones are not bad for your health? Probably a lot, but hold on a second. There's a new study out this week that challenges that notion. Researchers at the Weizmann Institute of Science in Israel have found evidence cell phone radiation does react with your brain cells, and that could lead to cancer. Now, here to help us sort all this out, all the facts from the fiction, is Dr. Lee Vinokur. Thanks, Doctor, for coming in. Absolutely. So, we heard for a long time that cell phones are not dangerous. This study in Israel says they may be. How do you know what to believe? Well, I think the older studies, what they saw was heat damage, that it caused a lot of thermal injury. And this is the first study where they show some biologic effect that's not related to heat. And what they did is they decreased the dosage by 1/10, so heat wasn't a factor. But the effect they saw was the start of an enzyme chain that sort of leads to cell division and cell growth.
But I still think there's a long way to go between normal cell growth and the abnormal cell growth that you see in cancer. Do you know if anybody has actually had a brain tumor that you can definitely tie to a cell phone use? I don't think that they've ever been able to definitely tie it to a cell phone use, but there have been people that had brain cancers on the same side that they held their cell phone. So a presidential advisor had one, I believe, in the first Bush's administration. I'm not 100% sure which administration, but circumstantial evidence. But if you think about how cell phone use has gone up exponentially, and I spoke with the National Cancer Institute, and primary brain cancer, that's what we're talking about, has not changed in the last 20 years. And cell phone use in the last 20 years has skyrocketed. So you think by now we would start to see a spike or an increased incidence. Okay. But I think you just have to be smart about it. Kids are having cell phones today. So, you know, don't let them use it all the time. Keep it for an emergency. And, you know, we're just learning a little bit more. So I think what this is saying is, yes, there is a biologic effect. It's not thermal. Maybe we should do more research on it, but be smart about it. Right now, Steve, you still have a higher chance of dying using your cell phone while you're driving than developing cancer. Yeah, you've got to be very careful about that. Absolutely. But there is new evidence, and you are saying we should be cautious. So people should take precautions. Well, I just think, you know, if you have a child that you've given a cell phone to, let them use it for emergency reasons only. Don't let them be on it all the time. Well, what if they're using the hands-free device or the speakerphone? Well, they haven't really looked at hands-free, but you're still getting a signal close to your head. So yeah, that's another place to do it. But I think to do the studies. But I think what they're saying is, now we've shown there is a small biologic effect, okay? But it's normal. You know, the enzyme cascade that was started is just for normal cell growth. Cancer is not normal cell growth. It's abnormal cell growth. And they haven't seen that. And in fact, the researchers said they didn't see cancer-causing effect on it. What they saw is it just promoted some cell growth, and it was very short term. So bottom line, more studies need to be done. More studies need to be done. Don't jump to conclusions, but be smart about it. Dr. Leeuwenhoeker, thanks for joining us. Absolutely. Appreciate it. In 1903, Madame Curie won the Nobel Prize for her pioneering work on radioactivity, which she mistakenly considered harmless to humans. We now know that her premature death from a rare blood disease was directly related to her exposure to radiation. Lead was a common ingredient in house paint and other household items until scientists fully understood the deadly effects of lead poisoning. Until the 1980s, the federal government was reluctant to stand up to the powerful tobacco industry, even though millions had died of smoking-related diseases. Let's face it, sometimes we're slow to recognize danger when it's not painfully obvious, and the government is reluctant to take action even after the danger is exposed. Unfortunately, many people suffer and die before we eventually get around to dealing with many potential risks. And in spite of the fact that we have curtailed smoking, regulated harmful pesticides in agriculture, reduced the kind of chemicals we use in food and household products, decreased dangerous toxins that pollute our air, many diseases are on the rise, including Parkinson's, Alzheimer's, and some forms of cancer. Why? Well, many scientists believe we're under assault by another form of common pollution we may have underestimated. Invisible, odorless, silent, and potentially deadly, this form of pollution is everywhere. You can't escape it. Electromagnetic frequencies, EMFs, produced by most electrical devices, appliances, and the high-voltage power lines that surround us. Electromagnetic radiation, emitted by most wireless devices, and microwaves, the same energy frequencies we use to cook food in microwave ovens. But your microwave oven isn't the only source of pulsing microwave radiation that assaults you every second of every day. Television, telephone, and computer signals are transmitted by microwaves. Even some automatic garage door openers use microwaves to operate. Some environmentalists call this proliferation of EMFs electropollution, and one United States government agency warns that the levels Americans are exposed to every day without even being aware of it may be dangerous.
The fact is, you, your loved ones, your children are exposed to 100 million times more EMFs, electromagnetic radiation, and microwaves than your grandparents. And now, one source of electropollution has become an increasingly integral part of our lives. Up close and personal, the cell phone. In 1993, the first lawsuit was filed against the cell phone industry by a man who claimed his wife's brain tumor was caused by cell phone use, a brain tumor shaped exactly like her cell phone antenna. The resulting publicity prompted the cell phone industry to fund a $25 million study to prove that cell phones were safe. They hired Dr. George Carlo, a highly respected public health scientist, to conduct the research. Dr. Carlo's study was thorough and conclusive, proving just the opposite of what the cell phone companies wanted. In fact, Carlo found a strong connection between cell phone use and brain tumors, neurological disease, and genetic damage. The scientific evidence is mounting daily. Last year, the European Union, using 15 different laboratories, confirmed all of the findings of Dr. Carlo's group. And this may just be the beginning. Like smoking and lead poisoning, the damage from electropollution is cumulative and may take years, even decades, to reveal itself. But every exposure may adversely affect your health. Public health scientists now estimate there are 30 to 50,000 new cases each year of brain and eye cancer directly attributable to cell phone use. Children and teenagers are at greatest risk from electropollution damage because their skulls are thinner, they have more brain fluid, and their bodies are not fully developed. How much time does your child spend on the cell phone every day? And how will the constant barrage of electromagnetic radiation from cell phone use affect your child's health in 5 years, 10 years, 20 or more years? And if you think using a hands-free set reduces your risk of exposure to deadly radiation, think again. According to research commissioned by Britain's Consumer Association, conventional hands-free sets may actually increase electric field strengths inside a user's head by 3.5 times. It appears that the headset wire acts as a concentrating aerial that attracts and channels radiation toward the head, not just from your cell phone, but from all sources of EMFs, electromagnetic radiation, and microwaves in the vicinity. In a recent study, neurosurgeons at Lund University in Sweden proved conclusively a link between radiation emitted from cell phones and brain damage. Dr. Sheldon Levy, a respected physician and surgeon, has studied the effects of EMF radiation. I have to tell you, it's hard to ignore the data. We must consider the long-term risks of cell phone use. If indeed the effects are cumulative, then young people who are using cell phones at such an early stage in their development run a particularly high risk. But cell phones aren't the only culprit. Scientists have become increasingly concerned about the potential risks involved in exposure to low-level microwave radiation from microwave ovens. Keep in mind, like all forms of radiation, you may not see or feel the microwaves that escape your microwave oven, but don't underestimate the power of this insidious form of electropollution. And there is no escaping this invisible menace. Electropollution is not limited to cell phones and microwave ovens. Home computers, laptops, cordless phones, televisions, refrigerators, hair dryers, coffee makers, even our cars add to the daily accumulation of electropollution that may be pushing us closer to a national health crisis. Do you or your children use a laptop computer or a video game console? Do you use these devices on your lap? Consider this. Scientists are exploring the connection between EMFs from the electronic devices we use on our laps and the astounding 50% increase in testicular cancer over the past 20 years. Studies done around the world have found links between those who work in an environment with high EMF exposure and neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Lou Gehrig's disease. But it's not just about diseases.
Research shows that continual exposure to this onslaught of electro pollution disrupts your natural energy levels, triggering an adrenal response, which, in turn, increases stress responses. This constant stress contributes to your energy depletion and fatigue, lack of concentration, poor work performance, and difficulty getting a good night's sleep. Based on the research that I've reviewed, I'm convinced that the chronic exposure to electromagnetic frequencies plays some role in the dramatic increase in stress-related diseases and conditions. Mahirap po ninyo makita. Ganito po. Okay. Few seconds na lang po. It registers. Ano? Pag-ipagit? Zero. Lakas nyo. Zero. Lakas nyo. Zero. It's zero. Sir, mga ma'am, pwede bang mag-agree tayo? Tatlo yung product natin ngayon. Pag nasilip ninyong maganda, shout, wow! Pwede yun? Sabi nyo, wow! Okay. Next. Sticker. The sticker first. Okay, sticker first. Oh, ready your wow, ha? Ready your wow. Ito ba yung nakalagay dito? Opo. Okay. Next test. Put it under. And, ma'am, pakipundit nyo na yung reset. Pindutin nyo na yung reset. Ayun na! Okay, 15 seconds. 15 seconds. Okay, 10 seconds. Few seconds. Okay, ready, your wow. Ready, ready. Your wow. Let me hear. Let the audience hear. Your wow. Oh, wow. Okay, ma'am. Sir. Sir, itiho. Halika dito. Pakipasa mo before them. Ang energy level po na required sa isang katawan natin, dapat po araw-araw at least merong 1,000. Pag naglagay tayo ng sticker, nadadagdagan tayo ng energy level or negative ion ng ano? 1,879. Palakpakan nga po natin, win-win zone sticker. Okay, let's see. Okay. Of all. Okay na. Okay na. Ma'am, can you please press the reset? And we are now testing our math. The math. Okay. If inold po natin ang isang tiklop, because the normal of this is 1,000 plus, we'll show you later. I'll explain to you later. Ayan. Already your wow. 5 seconds. Ready your wow. Out loud. Wow! Okay. Sir, ay ma'am. Pwede nyo po bang basahin sa kanila yung nag-register na negative ion sa scalar math natin? 2,305. Now, what we will do is, hold this. Bakit ko po pinano sa inyo? Kung meron pong masakit sa katawan ninyo, sakit ang ulo ninyo, back pain, hold it kung saan yung masakit, itutukunin nyo ron. Okay, tutok ninyo ron. Mas matindi po ang kanina, 2,300. Let's see the energy level. Reset. Okay. Mapapansin po ninyo yung signal ng blue. Pagka matindi siya at maingat, it means stronger yung ano po. Stronger. Yung pong negative ion. Tiga lang. Your wow, please. Wow! Sir, ikaw na. Nakita mo. Ilan yung kanina?
2,300! Once na pinold nyo po at nilagay po niyo sa batok niyo o sa puwitan niyo o sa examan, sa paan niyo, ay, wala! Nagnawasab, nagtatanda mo? Gano? Nagnapon nyo to eh. Ano? 3,000? Ha? 3,200 plus 5. Papalapahan nga po natin. More than 1,000 ang nagdadagdag. Now, let's see. Okay, ito naman po. Scalar. Pendant. Pendant. The scalar pendant. Sir, doon kasama ko ng ano, binibidyo. Okay, let's see. The scalar pendant. By the way, paalala ko lang po sa inyo. It, hindi makalagpas lang po ng buwan na ito. Magre-release na po tayo ng scalar pendant. Okay? Marami na po kasing nag-aarap, nag-aabang. Okay. Ganda niya, nandiyan si Dugo. Let's... Let's see the negative ion. Si Daddy. Reset. Okay. Press. Let's see. Si Mami, hindi pa nakita, nagsalamin. Hindi pa rin makita. Ay, hindi pa rin. Hindi, wala pa eh. Wala pa. Ah, wala pa. 10. 9, 8, all! Wow! Okay. Pakisabi nga po, ma'am, pakibanggit nga po, yung pong pendant, ano yung negative ion? 2,602. Maraming salamat po. God bless you po. Registers with the phone, actually, this thing can sense already okay. Incoming okay. Call. Yes, before. That's the registration. Okay. The phone is ringing. The phone is ringing. No, wait for it. Person who wears a scalar. Yeah. Okay, wearing a scalar. For cell phone with sticker. Totally with the sticker. What happened? Totally none. Yeah. Wow. Walang balo. Answer it. Oh, take away the sticker. Remove. Take away the sticker. Remove. Gumagalaw. Saan lalagay? Sa ibaba. Here? Here? Here on my hand? Yep. Okay. It's going faster. And like before, it's very slow. Oh, then it's fast now, huh? Yeah. Wow. I can see the movement. Yeah. Wow. Very fast. This is very cool. Okay. I can feel in my fingers. You can feel in the fingers? Okay, show the sticker. Where's the sticker? Show the front part of the sticker. The front, the sticker. No. Yeah. So this is the sticker, right? Yeah. Okay. Alfred Garcia from the Beijing. Isa po akong candidate for distributor na yata yun. Or opo, kaming tin headers.
Alam niyo po, ako sa ngayon na nakaharap sa inyo, magbibigay lang po ako ng isang testimonya. Before po kasi, nang accident ko, naka-attend ako ng seminar doon po sa Robinson Galleria. Pero hindi po sinasadyang pagkakataon, ang aking pong service owner na accident po nung May 10. Kasama ko po ang misis ko. Yung pong misis ko, pwede pa tayo ba, misis, para makita ka ng mga guests natin? Ayun po. Yan po yung magiging isang misis ko. Hindi, yok lang po yun. The one and only. Ayan po siya. Kasama ko pong misis ko, ang anak ko, malugang ko, dalawang apo ko, saka po po. Aning kaming nasa hospital. Ako po yung pinaka-serious. Nakita niyo po, tagpo ako. Dati po, sabi sa akin sa nabaisihan, Bong Ribilia. Ngayon po, Bong Hibilia. Bong Hibilia na po ngayon. Yung crack po ng aking ulo, 17 po ang tayo nito, sir. Nasa hospital po ako, wala pa sa akin to, pero nag-attend po ako ng seminar, sir. Nung po nga, mga 3 days or 4 days ako sa hospital, lumabas na po ako. Medyo groggy pa po ako noon. Then, dahil sa naka-attend po ako ng seminar sa Robinson, in-invite po ako ni Sister Nori, nag-text po ako sa kanya na kung pwede, makapagtulon na po ng seminar sa Robinson. Na-invite ko po si Kanori. Siguro po mga 15 days na ako na nasa bahay na. Under recovery pa rin po ako. At sa ngayon po, may hangover pa ako eh. Imagine, May 10 lang po ako na accident. Nag 50-50 po ako. Ano po? Nag-schedule po ako ng seminar. In 15 days ko pre sa bahay, tinadala po ako ng Kanori ng isang tank. Ito po yung ginamit ko sa pamamaganong track ng pagkabihin sa pagtulog ko, ma'am, sir, nakatali po yan. Ang kirot na nararamdaman ko, in 4 days, nakasurvive po ako ng maayos hanggang sa ngayon. Ngayon po, dahil naubusan ako ng lista, kararating po ako lang po, medyo lobat na po ako kanina pa, wala po akong tulog. Kailangan po kasi sa akin ay everyday, nakarelax lang ako, nag-sleep ako. Dahil sa ganda po ng business opportunity, gawa ng win-win zone, nandito ako ngayon sa piling nyo. Ayun po yon. Purihin po natin ang Diyos. Siya po ang nagbigay ng isang pagkakataon para po mabigyan pa ako ng isang buhay pa. Yung Papa Alfred Garcia, nung time na yon patay na. Ito po, bago na po ito. Salamat sa Diyos, pangalawa, nakita ko po yung proof nito. Kung paano po ito makatulong para sa ating health. Kaya, ipagpatuloy po ninyo yung marketing nitong ating product at gaya po ng millionaire nating kasama. Ano po, darating po yung time. Magiging classmate po natin ito. Palakpakan po natin ang Williamson. Thank you very much po. At darating po yung panahon, siguro ma-invite po din kayo sa Nueva Ecija, sir. Ano po? Thank you very much po. Yun lang po yung share ko para dito sa ating lupa. Good afternoon, brother. Yeah, what's your name and where are you from? I'm Carlo Nepomuceno. I'm from Las Marias, Cavite. What? Philippines. Oh, I'm from the Philippines. This is my mom. She's going. No, it's only Carlo. It's about he's going back to Australia. Scalar Energy Sticker. So, the first time, before I tried the Scalar mat, I was sleeping about 4 or 6 hours. And it really felt that I was more tired than rejuvenated and relaxed. Lethargic. Yeah. And then when I tried the mat, the first night I tried to sleep, actually I woke up late. You overslept. Yeah, I overslept. It was more relaxing. Yes. I wasn't that lethargic when I woke up. Mm-hmm. And
Yeah, well, and it's really quite a blessing actually, because most of the time when I was still a staff nurse back then, I was sleeping for about only 2-3 hours, and then I should wake up and go back to the office. Wow. And then well, now here I am, more healthier than ever. Okay. So you just place the mat below your pillow. Yeah. That's it. And recently I've been trying it. When I'm driving, mm-hmm. I place the mat behind me. Okay. Mm-hmm. So it makes me feel more relaxed because I'm really a hothead when I drive. Mm. So Driving in the Philippines. Especially driving in the Philippines, it's like survival of the fittest. Yes. It's like you're driving in F1. Yes. A combination of what do you call it? Dirt truck derby. Yeah. So it's really quite a blessing for us. Okay, thank you very much. For Fernando Lausa, ako po'y taga Baguio. At nung mga nakaraang taon po ako talaga ay user ho ng cellphone. At yun nga, dahil nga doon sa aking trabaho na lagi ko kinakausap yung ibang mga kasama kong pastor, maabot ako pag minsan ng mga around 30 to 45 minutes. At napapansin ko dito banda sa aking tagiliran, sumasakit pagkatapos ng aking pakikipag-usap, doon sa mga kaibigan ko, pastor. And akala ko nung upisa, sabi ko nga siguro, dala lang ng pagtulog ko, dala lang siguro ng maling posisyon. Pero yun pala, nung inintroduce ka sa akin itong Scalar Energy Sticker, I found out na totoo pala yung sinabi ko sa demo, na may maramdaman ka talaga na sakit kapag medyo may katagalan yung paggamit mo ng cellphone. At yun, ginawa ko, nilagyan ko ng sticker at na-minimize ko ngayong radiation. Kasi pati sa television mo namin, yun ang ginagawa ko. So, magpapasalamat ako doon sa benefit. Where's the sticker? Okay. Ito yung aking cellphone. Nilagyan ko siya ng sticker sa likod. At hindi lang po yun. Meron pa akong isang cellphone, kasi dalawa akong cellphone ko actually. Yan, nilagyan ko. Sa bahay ko, dalawa. Sa TV ho namin, nilagyan ko rin. Pati ho sa router namin, nilagyan ko rin. Yeah. At sa yung aming PC. Uh-huh. Just, pati ho yung aking meron. Tinahon niyo ito. Ito po yung laptop ko, meron po ito. Ito po, nilagyan ko. Yan. And how did you do the demo on the TV? Yeah. Kasi wala ho akong tester sa bahay. Ang ginawa ko, bali, naglagay ho ako ng tinanggal ko ito, pagkatapos, tinawagan ko ito, inarap ko sa TV. At makita mo yung radiation, napakalakas. So, ang ginawa ko, pagkatapos noon, kinuha ko ito, nilagay ko ito sa, dinikit ko sa television, tapos, kinuha ko isang cellphone ko, tinanggal ko ito, nilagay ko ito, tapos tinawagan ko ito, na-minimize mo yung radiation. Nakita mo talaga yung epekto. You can do it in your own television para mapatunayan ho ninyo. Isa na yun, wala pa tayong tester eh. Di ba? At least that good. Napapatunayan ko talaga na totoo nga yung radiation niya nabawasan. Yeah. So from the sound, no? The buzzing sound is less. Yes. Yeah. Makita mo yung na-minimize talaga yung tunog, yung epekto ng radiation na nabawasan. Years back, okay, I had a car crash. What's your name? Is Masenon, yes. I had a car crash. And then I always have this, sort of a fainting spell because of the clog of the veins, because of the car accident. Yes. I had been treated by Doctora Adapon of Makati Medical Center several times and recently when I have these attacks. But ever since my friend here introduced the sticker, because I see her putting it on herself, on her chest, so I said, let me take a look at that. And then I listened to the presentation, and I really believed, so I bought right away, and then I used it, and it's been 5 days that I sleep well, and then my husband is no longer complaining of headaches. Mm-hmm. Even my child, I have a child who has a third eye, actually, a 6-year-old, and she was pinpointing to me where the microchips are in the she's telling you, huh? She's telling me, 6-year-old child, and she was the one who was telling me, oh, you put it here, you know, they said the microchip is here on the center and then this part here, she was telling me. So my husband, my children, my nurse, son is waiting for me because
he believes. He was afraid this is quite far from our place, so he will be fetching me. So I will just be needing a very important tester just to prove to other people that the effects of the sticker is really tremendous. So you're saying that your vein is no longer pressing? Obviously, it's no longer protruding. As you can see, there is a... It used to protrude, is yes, it? Yes, it is. Really obvious. Obviously, like a varicose vein over here. But now no more? No more. You see there's a scar here where the headache used to... You can see like a palpitation. Yeah, if there's a clog. It's pressing. It's clogged. Yeah, yes, it's clogged. Now every time it's gone, you know. It's wow, miracle. So you just put the Scalar sticker on the, how long did you put on the chest? Only, I think even just 2 minutes is gone. Really? You can feel coldness. Wow. Actually, something is coldness painful. Is because of the release. Yes. Suddenly it's unblocked and it releases. And releases. It's like melting the clog. Yeah. Okay, melting the clog. Wow. So I also have here because of the car crash. Yeah. There are some broken veins here. Wow. So if you will massage me, you will feel something like that. Yeah. Now. No more. My goodness. I swear to God, none. This is a miracle. It is. Look at my face. And your husband also. Yeah, my husband. That's why he was the one even pushing me. Yeah. This is how I pray. You know, when I'm praying, I put my glasses like this. Sorry. And you will feel it will really ease up. Yeah. You will feel something cold. It's okay. Cold sensation from the sticker. Yeah. And then it's a circulation, that's why you're the circulation is it's going really around. Good. Especially on the chest, you know. You just have to put it any painful part of your body. Wow. Any painful part and it won't take long. It won't take long. You will feel the difference. So that's your advice to people, right? And also, you can sleep. Put it under your pillow. Wow. Definitely, it's helping. Really? Yeah? You know, somebody texted me 2:46 last night asking for load. You know, that's a real scam, you know. You're pretending to be somebody that I know. And then I couldn't sleep because I was upset. I brought out my stickers. Mm-hmm. And then I just put them... I bought 4,000 worth. Yeah. So I gave to my children. Yeah. They are now using. And you can come to my house. You can see on my TV. Everywhere. On my cell phones. You know, here, the other cell phones. There. So you're a true believer. Yes, because it's true. It's really. I must use it before I could really talk about it. Wow, fantastic. So you have record there that I just came in last week. Yes. Within 5 days now, tremendously. It's real. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Scalar Energy. Wow, napakaganda. True, Miss Arlene. Yes. Napakaganda nitong Scalar Energy. Dako, alam mo ba? Pagkausap ko yung mga kliyente ko dito sa landline, halimbawa mga 10 to 15 minutes talaga, sobrang init ng tenga. Tapos ngayon, mula nung mayroon itong Scalar Energy, sticker. Itong sticker na to, grabe talaga. Kanina kausap ko, 45 minutes yung clients ko, wala man lang siyang effect, hindi man lang uminit yung tenga ko. At napakaganda na lang pala itong Scalar Energy! So I really market this product, I will recommend this product because this is very timely. And my business is loading business. Why not? So it's not conflict. Yes. Go! We don't have we're not wearing any scanner with us. We'll show you. Okay? This is really a wow thing. A wow. Look, the heaviest of us. The heaviest. How many kilos? 100 kilos. The heaviest. Wow, 100 That's kilos. That's why pag umuupo ko rito, nakagano kasi nagbabaki. Okay, the heaviest. Okay. First. Without the sticker. Without the sticker. All of us, without the sticker. Any scanner, none. Okay. At pag yun na, para. Yeah. Okay. Okay, walang sticker to. Okay, subukan namin. Go, dyan, dito. Ready, go!
One each. Okay, now. Okay, go. Ready? Go! Wow! Skaters with us. Even stickers, none. Self review, wala, none. Wala, wala. Okay. Ako'y ina pakibuksan. So what we will do is, we will just duplicate what we did 2 weeks ago. Dito po live. Now we will be doing this without the scalar. Okay, yeah. Okay, no scalar. Okay, Pastor. Okay. Wala kay scalar? Wala? No scalar, nasaan yung gagawin dito? Okay. Tight, taas nyo lang po ng kalki yung... Ayan, ganyan type niya. So, dalawang kamay lang, dalawang daliri, okay? Dalawang daliri lang po. Wala kaming scalar. Titingnan po natin what will be the effect. Okay, dito po. Oh, bigat dito. 1, 2, 3. Okay, nayangat! 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 Oo, may scalar kayo ha, nayangat nyo. Tingnan natin kung gaano po kataas pa yung magagawa po nila. Okay. Okay na? Mabigat! Mabigat? Mabigat ha? Okay. Mabigat ang point. Okay. Kanina nataas ng konti, pero tignan nyo kung gaano pa po kataas ang magagawa. 1, 2, 3! Woo! Sir, okay na yun? Ha? Okay pa, sir? So, sir, we do the balance test, no? Ganito po siya. Feet together. Feet together, spread your arms. I-resist mo siya, no? Kasi lalagyan mo siya ng pwersa. So, ito yung natural na... Ay, feet close. Dikit lang, no? I-resist mo, sir, at lalagyan mo ng pwersa. Ito yung natural niyang lakas. So, kailan, sir, this time, pakitaas mo ito. So, you're now on unbalanced state, no? Position. Obviously, babagsak. So, ngayon, ho, mayroon ako ng sticker. Or itong cellphone ko na attention, pero may sticker. Gusto natin i-test? Ah, sige. Ito lang naman. Wala ko na yung cellphone para naman. Napakaliit pa. Kaya minsan, alam mo yun, mahirap paniwalaan. Kailang technology, wala na imposible ngayon. No? Sige, sir. Spread your arms. Taas. Labanan mo, sir. Wow! Ganito kasimple yan eh. Siyang volunteer, dinadaya niya sarili niya kung nag-o-convary siya. Tama? Yes. Nag-o-convary ka, sir? Kasi ikaw nakaka-feel. Feel po. Yun ang ganda ng product natin. Yes. Tapos sa flexibility test. Try again without the stick. Ayan, so ulitin natin. Ulitin natin. Sige, sir. Point. Walang balance. Kasi siya nakaka-feel. Hindi mo pwedeng dayahin sa sarili mo. Yung po ang ganda ng scalar. Same with the pendant. Yes, sir, ha? Sige. Pag-tigas niya. Wala nang baby. Flexibility test. Yan, next lang. Pag masakit ka, stop na. Sige, kapit. Sige, sir, please. Ulit. Diretso lang, diretso lang. Diretso lang. Please, please. Hindi lang, hindi lang. See the difference? Kasi, try again. Ibig sabihin na nag-improve. Yung balance mo na-improve, flexibility improves. Hanggang dito lang. Sakit na eh, no? Sige, ulit. Sige, diretso lang, diretso. Please, please, please.
Sobre. Sobre sa sobre. Yung gain, ha? And lastly, strength test. Ay, gano'n. Strength test. Yung ginagawa nyo nila pa sa rin. Strength test. Ito sir, i-ano mo gano'n. Ngayon, ulit, lalagyan ko ng pwersa, no? Obviously, mag-balance yan. Dikit ang paa. Huwag ka mag-alabi sila. Babakil ka na. Okay? Ready? Talaga. Kasama. Sumakay ka pa. Pero hindi niya ako kayang buhatin. Medyo 165 or 60 pounds ako. Kahit payat ako. Pinagbinubuhan niya ako, hindi niya ako kaya. Tumuray. Hindi ako mabuhat. Ayun. Nalagyan natin yung sticker. Tingnan natin kung mabubuhat niya ako. Kasi buhat niya ako. Kaya ngayon, pag inihilan niya ako, gusto niya akong gisingin. Nalagyan niya siya ng sticker. Hawakan yung kamay ko. Now we're not saying that it would double your strength, but at least it can help. It can add more to your strength. Okay, that's one thing. Volunteer. Okay. Kailan mo mag-volunteer dito? Hindi ko na mas. Visibility na sa. Wala ba? Please, kaya natin kung nasa mana. Magigay. Ewa. Alam mo na natin sa mga nasa. Flexibility test, okay. Ganito yung gagawin mo. Huwag mong steady mo lang yung paa mo. And then, ipot mo sa sabay mo ng mata. And then, i-measure lang yung nagkaya mo lang. Sige, gano'n. Sige, ha? Ngayon kayo ha, pag mong i-flip ka, yan ang pinakalas, masakit na, okay, dito na. Where's the sticker? Okay. Okay, again, you do it again. Okay? You do it again. Sige. Oh! Pwede natin na hindi na rin sa mga. Sabay. Walang sticker. Masarap na yan. Okay, dito lang. Oh, dito lang. Sticker. Okay. Wow. Dito sa cellphone. What else? Alam nyo, hindi lang kaya ng scanner ko. Yung patabain niya yung bulsa ng wallet ko. Alam niyo kung bakit? Dahil sa misis ko. Hindi o, isa lang ang misis ko. Ang problema, yung mga misis natin, ang sipag mangupit. Ayo, kita may nag-preview ako. Okay, no more stickers. Okay. Ah, Okay, now, and three of us, scanners. Okay, let's see. Ay, sir, ilalagay lang po namin si Ian sa likod, hindi po siya hahawak. Kasi baka lang po dumulas sa kamay po namin dahil maiksi po yung aming daliri. Eh, at least meron po sasalo sa puwet. Carlo, naranasan mo na ba sa buhay mo na nanaglag? Dati pa. Dati pa. Gusto mo bang maulit? Ayoko. Oh, hindi mauulit siya, na alagaan ka namin. Okay, let's start! Ako po. Sandali nga. Kaya mo yan, chikay? Seryoso, chikay. Okay? One. Ready? Go! Three!
Wow. No way, no way. No way. Okay, sticker. Okay. Sikat nyo? Alam nyo yung may angat lang po namin ito ng 1 inch satisfying na ho. Just an inch is already satisfying. Okay. 1 inch. Let's see. Excuse me. After the count of 3. Okay. Oh, 1, 2, 3. Oh! Accessory na meron po kami. Ito. Okay. Lahat, pakitanggal lang. Actually, nung last Saturday, ginawa po namin ito while Pastor Gary and Brother James was in Bacolod, ay in Bicol. No, puro babae po yung ginawa kong nagbuhat. I don't know kung nandito sila. Sino yun? Ayun, sila ma'am. Ayan yung mga nagbuhat. Puro babae po yung guest nila. Guest nila lalaki. Binuhat po nila, puro babae po yun. Yan. Pinasubukan ko na babae naman, but effective din. Pagkas meron pa ako, nandito si Camille? Ayun, anak ni tita, yun, si Camille. Okay, wala na. Sir Mel, puho tayo. Interviewin ko na po muna ako, Sir Mel. Gano'n ho ba ang timbang nyo, Sir Mel? 175 pounds. 175 pounds, okay? Sa tanang buhay niyo po ba ay na-experience yun na lang nalaglag kayo? Sa kahoy. Sa kahoy. O ngayon, huwag niyong pangarapin malalaglag kayo kasi you are in good hands, okay? So, Chikay dito? Sora? Ikaw, sir. Hindi, sa taga-salula kayo. Kung sakali na po kasing dumulas. Okay? Kasi yung iba po, pag matataba talaga yung ganito, ang hirap po ipasok nung daliri yun, lalo kung maigling katulad yun ito. Okay, subukan natin. Okay, wala ko kami scalar sticker, ho? Sir, labas na po. Yan, nagyan. Okay? Kaso ninyo. Okay, 1, 2, 3. Okay. Subukan po natin. Pakita natin sa camera. Okay. Apat po ito. Apat. Isa. Okay. Dalawa. Okay. Lalagay po namin dito. Okay. Pagbasdan nyo po lalo itong batang ito. Okay. Kung gano'n po kalakas itong batang ito. Tignan nyo po. Ngayon. Ngayon meron ng sticker. Ready? Tignan nyo po. Oh, with the sticker now. Okay, after the count of 3, sandali ho, baka pumagsak kayo. Wala kayong kilit eh, ho. Ayan. Medyo ipit nyo na lang muna konti, baka pumagsak kayo. O, 1, 2, 3. Boom! Oops! Ang bigat. Natakot si Sir, kasi kaya sabi mo, babagsak, kaya pa nililig na kagaya. Marapahan nga po natin. Ngayon yun. So, bro, mag-i-pause muna. Okay? Pakita ka. Ay, hindi, kahit mayroon ka, walang problema. Okay? Nandali lang ako, tatanggalin. Tama. Okay, wala na. Okay. Dito. Bro, dito ha. Okay, kita ko ninyo? Okay. Bubuhatin po namin, sir, ilan ba bigat mo? 200 plus, so po, nahihiyari siya sabihin ko yung ilan yung plus. Pero yung muscle niya, nakakatakot po. Okay, subukan natin. Ngayon po, without stickers, okay? Without stickers. Okay, 1, 2, 3. Now, with stickers, okay. Let's go. Okay, pakiusap lang daw nila, huwag daw namin siya ibagsak. Okay, yes. Sticker, ha? Okay. Okay. Huwag lang daw yung buksan isa eh. 1, 2, 3! Oh! Yes.
Okay? Suksok nyo ganun, tapos bubuhati nyo po. Okay? Okay? Sabay. Hanggang kaya nyo. Okay? Kahit walang scanner, subukan natin, ipilit natin itaas yan. Tingnan nyo yung energy namin. Pipilitin namin itaas yan yung energy namin. Tingnan nyo, oh. Okay? Ready? Sir Jimmy, ay, teka muna. O, yan. Wala muna kaming scalar. Ready? Get set, go! Radio party. Okay. With the scalar now. Sir, may scalar ka. Kaya ka na yan. Yung pintas mo. Tungtong na kayo dito? Tungtong kayo? Tungtong, bakit kaya mo? Hindi kasi gumagamit na sila. Ganun yung pag gumagamit ka na. Okay. Mag-aang na ako. Okay. Ganyan ulit, okay? Pagka ho, naitaas na natin, kung kaya natin i-stretch sa taas, taas po natin, no? Pero yung maitaas lang po namin ang halfway dun sa pagkakabuhat kanina, is already a success. Okay ba yan? Pagka naman lumagpas kami kanina dun, mamaya, ngayon, dun sa level namin kanina, pumalakpag naman kayo. Okay ba yan? Okay. Sabay-sabay ka lang. Sabay-sabay, ha? One, two,